Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, maaaring kumilos si Pluto ng hindi mahuhulaan, kaya kakailanganin mo ng higit na lakas at diplomasya upang magamit ang kanyang mga lakas sa iyong kalamangan at upang maiayos ang mga ito sa nais na direksyon. Kailangan mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo sa pag-ibig at magtatag ng mga bagong personal na panuntunan. Ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Tumingin ng mabuti sa paligid at isaalang-alang kung kailangan mong lumikha ng mga bagong pakikipagsosyo ng hindi naglalagay ng labis na emosyon at impulsiveness sa komunikasyon. Ikaw ay determinado, sumikat sa iyong mga kakayahan. Kung maglalakbay ka sa lalong madaling panahon, suriin muli kung buo ang lahat ng iyong mga dokumento. Nagtakda ka ng isang layunin na napagpasyahan mong makamit, ngunit mag-ingat dahil maaari kang mabago ng hindi inaasahan. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Huwag tanggihan ang tulong. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo aprubahan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Sa mga kagyat na pagpupulong at pag-uusap, mag-ingat sa iyong mga salita upang hindi ka lumikha ng mga problema at mag-iwan ng maling impresyon sa mga tao. Ang mga pinalampas na pagkakataon ay nasa iyong kapinsalaan, dahil ang tagumpay ay nasa iyo at hindi mo dapat palampasin ito ngayon. Ang mga kasalukuyang enerhiya ay maaaring magbigay ng isang napakasurel na pakiramdam sa lahat. Ayusin ang iyong accounting archive dahil ang isang pag-audit ng buwis ay maaaring mabigla ka rito. Huwag maglakbay kung hindi ito apurahan. Isaalang-alang kung paano gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong buhay ng maayos, maaari kang mapilitan na pabagalin at isaalang-alang kung saan talaga pupunta ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar. Kailangan mong ipagpaliban ang talakayan ng mga bagong mahahalagang desisyon at ang pagsisimula ng mga pagbabago. Huwag matuksong makipagsapalaran sa walang ingat na pakikipagsapalaran. Ang propesyonal na tagumpay ay malapit na. Alalahanin na kumilos ng may pananampalataya at hindi dahil sa takot dahil sa paraang ito ay dadalhin ka sa landas tungo sa tagumpay. Kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Sa malapit na hinaharap ang isang kaganapan ay maaaring gumawa ng lubos na pagkakaiba at itulak sa paglikha ng ilang mga kawili-wiling pagbabago. Kung inaalok ka ng mga bagong mapagkukunan ng kita, huwag tanggihan ang mga ito. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Iwasan ang mabigat na trapiko at mag-ingat kung kailangan mong magmaneho. Magsisimula kang aktibong tapusin ang iyong mga gawain at haharapin ang mga plano na iyong binalangkas. Mag-ingat kung nais mong maiwasan ang maling paraan ng pagkilos. Ang ilang mga paghahatid, mga tao ng serbisyo, mga email, o mga tawag sa telepono ay maaaring magpapanatili sa iyo na tumalon ngayon, Aries, sa sandaling nasa mood ka para sa isang tahimik na araw. Maaaring kailanganin ang lahat ng iyong pagsisikap upang manatiling cool. Sa gabi, manood ng sine at magpahinga, lucky number, 17 lucky color, white. At
Taurus, ang kamakailang kabilugan ng buwan ay may kakayahang maimpluwensyahan ang iyong personal at buhay pag-ibig, kaya bigyang pansin ang mga kaganapan na mangyayari sa mga darating na araw. Subukang maging mas matiyaga, maghanap ng mga bagong kakilala, ngunit ay base ang iyong paghahanap sa pagkakatulad sa intelektual. Maaari kang maglaro ng lahat ng uri ng laro at mag-drag ng mga pulang herring sa buong lugar upang subukan at lokohin ang isang tao tungkol sa iyong nararamdaman. Magsaya ka, ang mga planong ginawa sa yugtong ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Inaasahan mo ang mga paboribleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Suriin ang iyong mga nagawa hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Sukatin ng mabuti ang iyong mga salita at kilos. Ang iyong profesional na tagumpay ay nangangailangan na hindi ka bastos at masyadong ambisyoso at huwag ipilit ang iyong opinyon. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para gawin itong napakatagumpay na panahon saan ka man naroroon. Hinihikayat ka ng pagkakahanay ng planeta na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na ito mapipigil sa isa pang sandali. Magpakita ng pagpipigil sa sarili at huwag magsimula sa mga bagong aktibidad, kahit na may tumutokso sa iyo. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Subukang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analitikal na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Harapin ang mga lumang problema sa pamilya na hindi napapailalim sa isang bagong pagpapaliban. Sa lalong madaling panahon ay makaramdam ka ng higit na lakas at puno ng pagnanais para sa aktibong pagkilos. Baka gusto mong manatiling mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Asahan ang mga paghihirap sa pagkamit ng iyong pangarap na tagumpay. Mas mainam na huminto sa mga hindi isinasaalang-alang na paglalakbay dahil maaaring makaligtaan mo ang mahahalagang pagpupulong na may potensyal para sa tagumpay sa hinaharap. Ang mga pagbabagong iyong isinasaalang-alang ay magbibigay daan sa iyong kumpletuhin ang matagal nang nasimulang mga gawain. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi muna ito isinasaalang-alang. Ang pagbabago ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na ilagay ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Kung napabayan mo ang mahahalagang bagay na nauugnay sa pananalapi, makikinabang ka sa pamamagitan ng pagtingin sa mga isyong ito ng walang pagkaantala. Ang pagtagumpayan ng mga paghihirap ay pabor sa iyo, lucky number, 18 lucky color, red. Gemini, kung ikaw ay nag-iisa sa sandaling ito, maging handa upang makakuha ng maraming mga palatandaan ng atensyon mula sa kabaligtaran na kasarian, ngunit siguraduhing maingat na salain ang iyong mga manliligaw. Kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap tulad ng sa iyo. Ang kontento sa kanilang sarili ay iyong mga kalmado at hindi gumagawa ng mga salungatan. Maaari mong asahan ang mga bagong kakilala sa lalong madaling panahon. Ang mga pagbabago ngayon ay pabor sa iyo. Ang kasalukuyang astral na enerhiya ay naghihikayat sa iyo na isipin ang iyong hinaharap. Ang mga kahirapan ay hindi inaasahang magdudulot sa iyo na baguhin ang iyong mga agarang plano sa ngayon. Hindi kanais-nais na maglakbay. Isagawa ang mga ipinagpaliban na pagpupulong at pakikipag-ugnayan sa mga taong kaaya-ayang kasama. Magsagawa ng mga naka-schedule na pagpupulong sa negosyo o trabaho. Ipagpaliban ang malapit na mga kainahinalang pagpupulong at pag-uusap upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo. Ikaw ay naiinip at nag-iisip ng mga hindi gaanong mahalagang bagay, kaya ang mga pagkakamali ay posible. Magkaroon ng optimistikong emosyon, anuman ang mangyari sa paligid mo.
Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot lamang ng mga benepisyo sa iyo. Magagawa mong magkaroon ng isang uri ng kasunduan sa iyong sarili tungkol sa kung paano mo gustong magpatuloy sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang mga biyahe ay pabor sa iyo ngayon. Huwag ipagmalaki ang iyong mga kinikita. Sinasaktan ka ng kasakiman. Tila lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay karaniwan, at pakiramdam mo ay matatag, ngunit ikaw ay tensyonado. Maghanda para sa hindi inaasahang ngunit madaling pagtagumpayan ang mga personal na paghihirap. Asahan ang impormasyon tungkol sa tagumpay. Ang enerhiya ng mga bituin ay maaaring magdulot sa iyo na kumilos ng hindi makatwiran kapag talagang, kailangan mong huminahon at maging matyaga. Ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Hindi ito oras para manatili sa bahay at magbasa o manood ng telebisyon, italaga ang iyong sarili sa positibong pagbabago. Ayusin muli ang iyong mga pananalapi kung nagpaplano ka sa ilang uri ng pamumuhunan. Ang mga paghihirap ay tutulong sa iyo na patunayan kung ano ang iyong kaya. Nakakuha ka ng kaunting, hands-on, sa edukasyon, Gemini. Ngunit oras na para ilapat ang edukasyong iyon sa ilang tunay na trabaho kapag sumulong si Saturn sa iyong expansion zone. Balikan ang iyong mga pakikipagsapalaran at pag-isipan ang kanilang mga aralin at kung paano nila binago ang iyong pangunawa sa mundo. Papasok ka sa isang napaka-produktibong panahon kapag ang araw ay pumasok, lumipat sa iyong habit zone. Gusto mong pagbutihin ang iyong sarili, at magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para gawin iyon. Gayunpaman, mag-ingat sa iyong desisyon. Maaari kang maging isang perfectionist, lucky number, 8 lucky color, purple. Cancer, kung nakatuon ka sa iba pang mga bagay, at kailangan mong ilagay ang iyong relasyon sa isang tabi ng ilang sandali, tiyak na kakailanganin mong kunin ito sa lalong madaling panahon. Ang katahimikan sa mga relasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay darating sa lalong madaling panahon, gamitin ito upang magpakasawa sa iyong mga tungkulin sa pamilya. Madarama mo ang pangangailangan na magkasundo sa iyong sarili sa isang emosyonal na batayan. Upang malampasan ang iyong mga problema, kailangan mong maging flexible, matyaga at madaling makibagay. Iminumungkahi ng pagkakahanay ng planeta na kailangan mong magtrabaho sa paggawa ng kaunting psychoanalysis sa iyong sarili. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang mga pagbabago ay kapaki-pakinabang kung ang mga ito ay hindi nakakagulat at ikaw ay handa para sa kanila. Huwag tumakas sa katotohanan at huwag magtiwala sa hindi na verify na impormasyon. Mabilis kang nawalan ng pasensya sa cycle na ito. Ang mga material na problema dahil sa iyong mga pagkakamali ay siseryos sa iyong kalooban. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga estranghero upang maiwasan ang pagkabigo. Maaari mong asahan ang tagumpay na posibleng mapalitan ng pagkabigo kung hindi ka maingat. Hatiin ang iyong mga aksyon sa mga nakaraang araw at subukang iwasan ang problemang pag-uugali. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay hindi kanais-nais. Maging responsable sa iyong mga aksyon. Maging tapat at igalang ang mga kinakailangan na ipinataw sa iyong trabaho. Ngayon na ang panahon para maghinay-hinay ka at maging mas matyaga. Ang makabuluhang planetaryong aspeto ng panahon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkalito tungkol sa iyong mga damdamin. Ang iyong isip ay higit na nakasentro at nakatutok ngayon, na tumutulong sa iyo na may hatid ang iyong enerhiya sa isang bagay at ito ang iyong sikreto sa tagumpay. Ito ay maaaring maging isang magandang oras para sa lahat ng uri ng pamamasyal. Kung mayroon kang mga plano na kailangan mong pag-usapan, kailangan mong maging sensitibo at madama ang iyong paraan.
Maaaring gamitin ang pera sa maraming bagay, ngunit ang isa sa pinakadakilang gamit nito ay ang pasayahin ang iba. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ng iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Ang cycle na ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong malalimang pag-aralan ang pag-uugali ng mga tao sa paligid na magdadala ng malaking benepisyo. Iwasan ang panlilin lang sa sarili at huwag sabrahan ang iyong sarili. Ang ilang mga kabiguan na maaaring naranasan mo sa mga nakaraang araw ay maaaring magpatalo sa iyong sarili ngayon, Cancer. Marahil ay naramdaman mo na ikaw ay masyadong nagmamadali o masyadong palpak at maaaring gumawa ng mga bagay na mas mahusay. Huwag kang mahuhumaling dito. Alamin kung ano ang naging mali, matuto mula dito, at hayaan ito. Ang sobrang negativity na nakadirekta sa iyong sarili ay malamang na sabotahe sa mga pagsisikap sa hinaharap sa halip na tulungan sila. Ang universe ay nagbibigay sa iyo ng isang malakas na pakiramdam ng seguridad habang binubuo mo ang iyong kapalaran at gumagawa ng mga desisyon sa pamumuhunan. Mayroon kang matibay na pananaw tungkol sa kung saan mo gustong mapunta, at hindi mo hahayaan ang mga bagay sa pagkakataon. Ang tanging mga pakikibaka ay maaaring magmula sa destabilization sa iyong buhay, lucky number, 6 lucky color, maroon. Leo, ang mga positibong kaganapan at pagbabago ay maaaring asahan sa iyong personal na buhay, ngunit ang pag-ibig ay maaaring nauugnay sa mga distansya. Maaari kang magkaroon ng pagnanais na ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman sa lalong madaling panahon sa mga itinuturing mong mahalaga. Maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makahuli ng kasing bilis ng iyong ginagawa. Makatitiyak ka na hindi mo haharapin ang lahat at ilihis ang tagumpay mula sa iyong landas. Posible ang mga positibong pagbabago kung i-anatomize mo ang iyong mga aksyon at maingat sa iyong mga salita. Asahan ang magagandang balita tungkol sa iyong personal na buhay. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay magiging lubos na matagumpay. Buuin ang iyong mga bagong plano. Ipamahagi ng maayos ang iyong lakas. Masisira mo ang iyong kalooban dahil sa ilang pagmamadali na humadlang sa iyo. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Ang iyong kakayahang makapasok at lumabas sa mga sitwasyon ng may biyaya at madali ang iyong magiging tiket sa tagumpay. Makisali sa mga gawaing may kaugnayan sa iyong pamilya. Siguraduhin na ang iyong mga mod ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Isaalang-alang ang iyong mga nakamit at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Baka gusto mong huwag pansinin ang mga kagyat na gawain upang maglakbay. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiya siyang balita. Maging maingat sa mga mungkahi na hindi ka nagtitiwala. Nanganganib kang makakuha ng mga komento mula sa pamunuan dahil sa isang intriga na nilikha ng iyong kasamahan. Ang iyong realization ay tiyak kung itatag mo ang iyong mga bagong proyekto sa katotohanan. Maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagnanais na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Ang celestial alignment ay nagpapahiwatig ng isang oras kung kailan maaari kang makaramdam ng higit sa isang maliit na pagkahilig sa isang partikular na tao. Pagnilayan ang iyong mga plano para sa malapit na hinaharap. Magkakaroon ng mga paghihirap na nangangailangan ng mandatoryong pagsisiyasat ng iyong pag-uugali sa ngayon. Gumawa ng isang mahalagang pamumuhunan ngayon mamuhunan sa iyong sarili. Angkop ang sandali para sa isang paglalakbay na kinasasangkutan ng simula ng mga bagong aktibidad, lalo na kung ito ay nasa ibang bansa. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Sa linggong ito, may aktibidad sa iyong bahay ng mga mana at nakabahaging ari-arian. Kailangan mong bigyang pansin ang iyong pangunahing pinagmumulan ng pera at ang iyong karera.
Kahit na ang isang mana ay maaaring suportahan ang iyong mga pangmatagalang pangarap, ang iyong karera ay susuportahan ka rin sa emosyonal. Ang universe ay nagbibigay ng mas malaking pahinga kaysa sa maaaring nasiyahan ka kamakailan. Maaari mong gamitin ang lahat ng katatagan na maaari mong tipunin sa ibang mga lugar. Nararamdaman mo ang kumpiyansa at pisikal na enerhiya upang magawa ang anumang mayroon ka ngayon. Sa pangkalahatan, inilalagay ka nito sa isang kahangahangang posisyon upang gumawa ng napakalaking hakbang sa iyong trabaho kahit na nakakulong sa lugar. Huwag matakot sa anumang bagay ngunit maging ligtas. Lucky number, 18. Lucky color, red. Virgo, ikaw ay may hilig na seryosohin ang pag-ibig, ngunit naiimpluwensyahan ka ni Venus at sa lalong madaling panahon ay madarama mo ang isang hindi mapaglabanan na pagnanais para sa kalayaan, na hinuhulaan ang mga pakikipagsapalaran sa pag-ibig, mga bagong impression at isang kawili-wiling kakilala. Ilagay ang iyong sarili sa mga kamay ng fate sa tulong ng iyong pagtitiyaga, pinoprotektahan ka niya. Ang iyong pagnanais na tanungin ang mga opinyon ng iyong mga mahal sa buhay ay nasaktan ka sa sandaling ito. Ito ay maaaring isang medyo nakakagambalang panahon sa mga tuntunin ng iyong mga damdamin, ngunit isa na gayunpaman ay magiging maganda sa huli. Suriin ang malalim kung ano, hindi lamang ang iyong nakaraan, kundi pati na rin ang mga kaganapan sa hinaharap para sa iyo. Dapat mong panatilihing lihim ang iyong mga pangarap at plano mula sa mga estranghero. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Hindi ipinapayong maglakbay ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo. Tapusin ang matagal nang natapos at tuparin ang iyong mga pangako. Huwag hayaang madaig ka ng takot sa kabiguan sa panahong ito. Ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. Ang enerhiya mula sa mga planeta ay nagdudulot ng napakagandang pakiramdam. Dahil sa pagkakahanay ng planeta, gusto mong madaliin ang mga bagay, ngunit kailangan mong magpakita ng pasensya. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Ipagpatuloy ang iyong mga konsepto para sa malapit na hinaharap. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang mag-ayos ng biyahe. Ang mga usapin ng pera ay magiging isang malaking focus. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring masilaw sa iyo ng mga inaasahan na higit sa karaniwan mong itinuturing na makatwiran. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Huwag pahintulutan ang mga problema sa iyong lugar ng trabaho dahil sa kakulangan ng pakikipagtulungan sa iyong mga kasamahan. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo na lang ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiira lang ilan sa iyong pinakamaselang emosyon. Sa lalong madaling panahon, ang isang positibong paitaas na ikot ay haantong sa mahusay na tagumpay. Ang mga planeta ay nangangako ng pagsasakatuparan ng isang lumang plano. Ang isang paglalakbay sa kanayunan patungo sa isang ganap na kakaibang kapaligiran ay makakabuti sa iyo. Sa kabila ng mga tensyon sa panahong ito, ang resulta ng pagkumpleto ng mga kagyat na gawain ay isang hindi inaasahang mataas na gantimpala sa pananalapi na matatanggap mo sa lalong madaling panahon. Huwag hayaan ang iyong mga damdamin na makagambala sa iyo mula sa mahalagang pagsusuri sa sarili na kailangan mong gawin. Malapit nang mangyari ang mga pangmatagalang pagbabago. Isaalang-alang ang tamang taktika ng pag-uugali at maging tumpak sa iyong mga hinihingi. Isang taong akala mo ay iyong kaibigan at kakampi ay magsasabi ng isang bagay na magpapakulo ng iyong dugo. Tingnan ang sitwasyon na may ibang pananaw. Ang taong ito ay talagang gumagawa sa iyo ng isang pabor. Ipagpatuloy ang paghahanap ng positibo sa lahat ng iyong ginagawa. Kapag binibigyan mo ang iyong sarili ng positibong reinforcement para sa mga nakapagpapalusog na aksyon, mas apt kang gawin ang mga hakbang na ito sa hinaharap. Ang iyong panloob na boses ay gumaganap ng isang mahusay na papel sa kung paano mo tretuhin ang iyong sarili. Gawin itong malakas at panatag. Lucky number, 9. Lucky color, golden brown. Libra, ang pag-unlad ay makakasama ng lahat na nasa pangangalakal.
Sa lalong madaling panahon ay makaramdam ka ng higit na lakas at puno ng pagnanais para sa aktibong pagkilos. Ang paglitaw ng isang maimpluwensyang tao ay maaaring maprotektahan ka at ito ang magbibigay daan sa tagumpay. Maging mapagpasensya sa iba at subukang makipagkompromiso. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga kawili-wili at maimpluwensyang tao na maaaring gustong maging kapaki-pakinabang sa iyo at suportahan ang iyong mga plano at proyekto. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala at nakakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Kung nais mong gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay, makukuha mo ang lahat ng tulong na gusto at kailangan mo mula sa kasalukuyang pagkakahanay ng planeta. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili mula sa mga mapanganib na pagsisikap upang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi. Sa lalong madaling panahon, magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo pasulong at matugunan ang buhay sa kalagitnaan. Ipinagbabawal ng mga planeta ang labis na karga na nauugnay sa trabaho sa sandaling ito. Ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Maging matyaga at maging mahinahon, huwag magalit sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Itulak ang iyong agenda hanggang sa tuktok dahil ito ay mapapansin at makakamit mo ang tagumpay. Kung may oras ka sa paglalakbay, samantalahin ang pagkakataon. Huwag maging walang muwang at sakam at subukang huwag gastusin ang iyong pera sa pagsusugal, dahil ang swerte ay wala sa iyo at hindi magpaparami ng iyong pananalapi. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Asahan ang balita para sa problema ng hindi natutupad na mga pangako at obligasyon. Ang pagsisikap na pag-aralan ng isang partikular na punto na lampas sa kompletong pagkahapo ay hindi magdadala sa iyo ng higit papatungo sa isang desisyon. Isaalang-alang ang iyong mga salita. Ang kasalukuyang layout ng mga planeta ay maaaring maging sanhi ng parehong mga sitwasyon ng krisis at isang nakahihilo na tagumpay sa pag-ibig, kabilang ang iyong matrimonial partner kung mayroon ka nito. Gawin kung ano ang iyong pinakamahusay na gawin ang mga bagay ng paisa-isa at maging mapagpasensya. Mag-ingat sa hindi mapagkakatiwala ang mga tao na iyong pinukaw sa iyong mga aksyon at ang iyong pagkahumaling sa kadakilaan na kadalasang nakakasakit sa iyo. Pinipigilan ka ng emosyon na umayon sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Ang planetary configuration ng panahon ay nagdudulot ng lahat ng uri ng malikhain at nagbibigay inspirasyong mga pagkakataon upang gumawa ng mga plano para sa hinaharap. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Sa gitna ng siklong ito, kailangan mong maging maingat sa paggawa ng mahahalagang desisyon at walang pag-iisip na pagbabago. Kung inaalok ka ng isang paglalakbay na kailangan mong matanto sa lalong madaling panahon, huwag tanggihan ito. Huwag mong talikuran ang iyong mga prinsipyo. Nararamdaman mo ang planetary alignment ngayon bilang isang positibong aspeto, na sumusuporta sa mga taong handang gawing aksyon ang kanilang mabubuting intensyon. Ang kapangyarihan ng transit na ito ay sa maranasan ang benepisyo ng ehersisyo at isang malusog na dieta sa iyong emosyonal na buhay. Magsimula sa ngayon, mag-concentrate sa paggawa ng iyong dieta na salamin ng kung ano ang sa tingin mo ay tama, lucky number, 15 lucky color, gray. Scorpio, ang planetary lineup ay naghihikayat sa iyo na tumingin ng mas malalim sa iyong sarili upang subukan at maunawaan ang pinagmulan ng isang kamakailang problema sa relasyon dahil ang kahirapan ay malamang na nauugnay sa isang lumang pattern ng pag-uugali na naglilimita sa iyong emosyonal na pagpapahayag. Iwasan ang mga bagong kakilala. Sa lalong madaling panahon, maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Makakaharap ka ng mga paghihirap, ngunit manatiling kalmado at mapagparaya. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung planado ng maaga. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugho sa halip na pasasalamat. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago.
Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Mag-ingat kung kailangan mong gumawa ng mga pagbabago at tanggalin ang isang tao sa iyong lugar ng trabaho. Ang tagumpay sa panahong ito ay automatiko. Ang mga impluwensyang celestial na gumaganap ay tutulong sa iyo na ituon ang iyong pansin sa iyong mga damdamin. Ipagpaliban ang paggawa ng mahahalagang desisyon dahil nalilito ka, naiinip at maaaring hindi ito ang tama. Ang mga planeta ay nagdudulot sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Paglalakbay, abangan ang isang panandaliang pamumuhunan o bonus. Ang iyong pagtitiwala at pagkamaramdamin sa impluwensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabaygo ang nakaplano. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iyong mga isyo, malamang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, magaganap ang ilang kamanghamanghang pagbabago. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik. Mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng iyong sariling mga posisyon. Takpan ang iyong mga mithiin at huwag masaktan ng iba na nanganib kang gawin silang mga kaaway mo. Sa ngayon, kailangan mo ng privacy upang maunawaan ang iyong mga problema sa buhay at mag-isip ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Asahan ang impormasyon tungkol sa tagumpay. Huwag mag-atubiling kung ito ay pabor sa iyo na baguhin ang iyong mga plano. Isaalang-alang kung ang mga pagbabago ay pabor sa iyo. Hinihikayat ka ng mga impluwensya ng astral na mag-isip ng mga bagong paraan ng paglutas ng iyong mga problema. Maging makatwiran at huwag gumastos ng pera nang walang magandang dahilan. Mag-ingat kung naglalakbay ka, huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Ang iyong uri ng personalidad ay karaniwang itinuturing na matindi ngunit hindi iyon ang kaso sa bawat isa sa iyong tanda, syempre. Ang tindi ng iyong pagsign ay maaaring hindi mahayag sa iyong pagkatao. Depende sa iyong individual na horoscope, maaaring mayroon kang matinding pisikal na enerhiya o matinding pagpapahalaga sa pisikal na aktibidad. Ang nablock na enerhiya ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa bawat bahagi ng iyong buhay. Mayroong maraming mga kasanayan na tumutugon sa nablock na enerhiya, ang Chinese medicine, yoga at chiropractic ay ilan sa mga ito, lucky number, 1 lucky color, light green. Sagittarius, ang mga pagkakataon ng isang nakamamatay na pagtatagpo ay lumalaki kung hindi ka mananatili sa isang lugar ngunit maglalakbay at makikilala ang mga bagong tao. Maging matyaga at huwag humadlang sa landas na iyong tinatahak. Mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ang mga vibrations ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mode ng pagkakaisa sa iyo. Subukang maging mapagparaya sa mga opinyon ng iba. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Ang isang matagal na hinahangad o pagnanais, o isang tiyak na layunin na nasa isip mo ay talagang kailangang lumabas at maging malaya. Marahil ay oras na para sa isang paglalakbay sa camping o pangingisda sa isang lugar na espesyal at maganda. Ang isang pagpupulong na sinusundan ng mabuting balita ay mag-uudyok sa inaasahan. Maliit ngunit nangangako ng mga pagbabago sa iyong buhay. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mga taong mas may kaalaman kaysa sa iyo. Pag-isipang mabuti na palakasin ang iyong sarili ng may higit na pasensya, lalo na ngayon. Huwag magbigay ng senyales na alam mo ang tungkol sa intriga sa mga taong nakapaligid sa iyo dahil wala kang pakialam. Sa kabila ng mga emosyon na halos hindi mo kayang panatilihin sa iyong sarili, maaari mong asahan ang mga positibong pagbabago na ginagarantiyahan ng tagumpay. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay nagpapahiwatig na ikaw ay nag-iisip ng mabuti tungkol sa iyong mga damdamin. Ipatupad ang mga kapaki-pakinabang na pagbabago sa iyong buhay. Ngayon na ang oras upang mapagtanto ang iyong mga plano at asikasuhin ang iyong mga pagpupulong. Ang pagsusuri sa pag-uugali ng mga taong sumasalungat sa iyo at sa iyong sarili ay magdudulot ng mga benepisyo sa iyo. Ang pagtaas ng paghahangad ng material na tagumpay ay makakakuha ka ng pag-alit na saloobin at mga problema sa komunikasyon. Iminumungkahi ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binaha ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal.
maging moderate sa iyong mga salita sa mga taong mahal mo. Huwag mag-react ng masakit sa mga kritikal na pangungusap na hindi nakatuon sa iyo at ipagkasundo ang iyong sarili sa gawaing gagawin mo, dahil ito ay makakatulong sa iyo na lumiwanag sa iyong mga kakayahan. Kung patuloy mong pipigilan ang iyong tunay na emosyon sa mga kasalukuyang isyo, magdurusa ka sa huli. Ngayon ay mas mahusay na gumawa ng isang mas matalinong desisyon sa ibang pagkakataon. Ang mga bagong ideya ay dadaloy at ang anumang uri ng gawaing brainstorming ay magiging isang malaking tagumpay. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Huwag gumastos, na nasisiyahan sa mga kita sa hinaharap, na hindi mo masyadong maasahan. Suriin ang mga salita ng iyong mga bagong kakilala upang maiwasan mong mabuhay sa panibagong pagkabigo. Payagan lamang ang mga taong maaasahan mong maging malapit sa iyong mga plano. Huwag magplano ng mga biyahe. Ang lahat ay mangyayari sa sarili nitong kapag ito ay kinakailangan. Medyo destabilized ka sa planetaryong posisyon ngayon. Ang iyong karaniwang paraan ng pakikitungo sa mga bagay ay maaaring hindi gumana para sa iyo ngayon. Ito ay pansamantala lamang, maaaring mas mahirap ang komunikasyon kaysa sa karaniwan. Huwag sumuko sa iyong regular na pisikal na gawain sa panahong ito ng bahagyang pagkalito ito ang magpapanatili sa iyo sa pinakakomportableng landas na magagamit mo ngayon. Subukang tanggapin na ang mga bagay ay hindi eksakto sa iyong gusto at panatilihin ang iyong regular na schedule ng ehersisyo, lucky number, 7 lucky color, baby pink. Capricorn, ito ay isang kahangahangang oras para sa lahat ng uri ng panlipunang kaayusan at pakikipag-ugnayan ng enerhiya ng planeta sa panahon ay naghihikayat sa iyo na isipin ang tungkol sa iyong kapareha at tungkol sa paglabas ng bahay at pakikipagkita sa iba. Panahon na upang makita ang iyong sarili mula sa malayo sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao, at mapagtanto na ang iyong pag-uugali ay nakakainis at kailangan mong humingi ng tawad. Maging mahinahon o kailangan mong harapin ang mga problema sa pag-troubleshoot na maaaring nakakaubos ng oras. Iniiwasan ka ng mga tensyon mula sa katahimikan, ngunit kailangan mong makamit ito sa lahat ng mga gastos ngayon. Kung ikaw ay nasa likod ng manibela, mag-ingat at huwag lumampas sa limitasyon ng bilis. Ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa kasalukuyang celestial configuration ay maaaring napakalalim. Magpakasawa sa iyong mga responsibilidad sa umaga, sa gabi suriin ang iyong mga pagpupulong at mahinahong suriin ang iyong mga bagong kakilala. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamakonsiderasyon na paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhanang mga plano. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. May posibilidad kang umatake ng walang wastong dahilan. Patatagin ang iyong mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Nasa iyo ang tagumpay kung hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Malamang na mawalan ka ng pasensya sa lalong madaling panahon sa mga hindi kasama nito. Huwag maglakbay. Mag-ingat sa mga scam na naglalayong ipaghiganti ka sa pamamagitan ng pagpukaw ng pagkawala ng pera. Matutuwa ka sa mga balita ng paparating na masasayang kaganapan. Ang iyong mga plano ay lumalayo sa katotohanan. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analitikal na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Subukang huwag ipilit ang iyong mga opinyon ng agresibo. Ituon ang iyong mga aktibong aksyon patungo sa pagkumpleto ng iyong mga tungkulin sa trabaho. Kung ikaw ay nasa proseso ng isang mahalagang desisyon, huwag magmadali sa anumang bagay. Ang enerhiya ng astral ay lumilikha ng tamang mood para maramdaman mong sobrang gusto at kailangan sa ngayon. Ang pagtanggap ng mga ideya mula sa iba ay ang iyong pinakamahusay na diskarte para sa tagumpay. Mahaharap ka sa mga seryosong problema sa pananalapi kung hindi ka mag-iingat sa panahong ito. Masisiyahan ka sa psychologically na pagsusuri sa isang tao sa iyong paligid, para lang malaman mo kung aling mga string ang hahatakin kung kailangan mo ng pabor. Tinutulungan ka ng planetary energy sa pagsusuri ng iyong pag-unlad patungo sa ilang layunin.
Sa lalong madaling panahon magkakaroon ka ng pagnanasa na gumawa ng mga pagbabago sa iyong saloobin sa isang partikular na tao. Maaaring isang magandang ideya na manirahan sa ilang mga brochure sa paglalakbay at magplano ng break sa isang lugar na kakaiba. Marami sa inyo ang makakaranas ng pagnanais na lumikha. Ang isang tao sa iyong profesional na buhay ay pupunta iyo ngayon, at ito ang gagawa ng lahat ng pagkakaiba sa mundo. Biglang, isang sitwasyon na mukhang ganap na walang pag-asa ngayon ay may malaking pangako. Ang iyong mga kasamahan ay mas malaking asset kaysa sa iyong iniisip. Sa pagkakahanay ng planeta ay may posibilidad na tumuon sa iyong sarili ngunit subukang huwag maging masyadong kritikal. Ang enerhiya ngayon ay maglalagay ng pagtuon sa iyong katawan, at nasaan ka man sa iyong schedule ng fitness subukang tingnan ang iyong sarili ng may banayad na mata. Kahit gaano ka pa katanda ay dapat mong simulan ang pakikipag-usap sa iyong sarili gamit ang isang boses ng mabuting ina na kapagpapatibay, nakatutok sa positibo at, higit sa lahat, pagsang-ayon. Huwag magpadala sa negatibong pag-iisip, sa halip, sumuko sa positibong pagkilos. Lucky number, 18. Lucky color, green. Aquarius, mayroong bawat pagkakataon na ang isang taong makaharap mo ay magpapatunay na kaakit-akit, at magpapaalala pa sa iyo ng isang napaka-espesyal na tao na dati mong nakilala at minahal, kaya kung magpasya kang gawin ito ng higit pa, tiyak na hindi mo ito pagsisisihan, huwag subukang itago ang iyong mga pagkakamali, mas mahusay na makipagkasundo sa mga panunumbat dahil karapat-dapat ka sa kanila. Huwag hamanin ang fate ng walang pag-iisip na pagsisikap dahil sa iyong kawalan ng pasensya, sa halip ay maglaan ng oras upang suriin ang sitwasyon ng may kalmado. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluensya ng emosyon. Mag-ingat sa likod ng manibela, at kung maiiwasan mo ito pinakamahusay na huwag maglakbay. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mong baguhin at baguhin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Hinihikayat ka ng mga impluensya ng astral na mag-isip ng mga bagong paraan ng paglutas ng iyong mga problema. Ang kasalukuyang aspeto sa paglalaro ay maaaring may posibilidad na maglabas ng ilan sa mga insecurities na karaniwan mong pinamamahalaan upang panatilihing ligtas at maingat na nakatago. Subukang huwag sundin ang anumang payo na maaaring makasama sa iyo lalo na kung ikaw ay nahuhumaling sa taong nagbigay nito. Tandaan na sa oras na ito, ang iyong interpersonal na relasyon sa iba ay isang mahalagang bahagi ng iyong tagumpay. Ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa pagtatalo dahil sa naiinip ka lang. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga profesional na paraan. Isang napakalaking pagkakataon sa pananalapi ang magpapakita sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tag-ulan, ay magiging refreshing. Huwag mag-overanalyze ng mga eksena at pag-uusap na umuusok sa iyong isipan mula sa nakaraan. Sinusuportahan ka ng mga planeta sa lahat ng iyong pagsusumikap. Bigyang pansin ang iyong trabaho at maging maingat lalo na. Kailangan mong maging mas sistematiko upang maging matagumpay. Ang fleetness ay nakakasakit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mataas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa panahon ng cycle na ito, ikaw ay pangunahing magiging interesado sa paglikha o paggawa ng isang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Huwag mamuhunan ng iyong oras kung hindi mo napag-isipang mabuti ang iyong mga layunin. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Kumuha ng maliit na ideya at palakihin ito, kukuha ka ng maliit na halaga at lalago ito. Hindi ngayon ang oras para sa mga business trip. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Ang pagkonekta sa mga tao sa emosyonal at hindi lamang sa antas ng pag-iisip ay isang mahalagang konsepto para sa iyo ngayon. Tandaan na ang mga tao sa iyong koponan, gayon din ang lahat ng iyong kinakaharap ng profesional, ay magkasamang lahat sa pandemyang ito.
Magiging mas mahusay ka para sa paggamit ng pananaw na ito. Mayroon kang isang kawili-wiling isyo sa iyong mga kamay ngayong linggo. Hinihimok kang makipag-ugnayan sa iyong mga pangangailangan bilang isang mamumuhunan at itakda ang iyong mga pasya ng naaayon. Siyempre, karamihan sa mga tao ay nagsasabi na kumita ng mas maraming pera, ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng hustisya. Gusto mo bang tulungan ang mga tao sa mga lugar na nasalanta na muling buuin ang kanilang buhay? Pag-isipan ang maraming mapagkakatiwala ang mga pondo doon, lucky number, 3 and 18 lucky color, red. Pisces, binabalaan ka ng mga bituin sa hindi mabilang na mga hindi inaasahang sitwasyon at maging handa para sa mga sorpresa, dahil may posibilidad na magkaroon ka ng maraming madamdaming pagnanasa, ngunit ang hinahanap mo ay isang bagay na mas romantikong kalikasan. Hayaan ang iyong sarili at maging mapagpasensya. Ang dahilan para sa mga intriga sa paligid mo ay sa balita ng material na tagumpay na malapit mo nang makamit. Mag-ingat sa pagkikita ng mga bagong tao dahil nasa kapangyarihan ka ng emosyon at hindi tama ang iyong paghuhusga. Madarama mo na nasa isang malakas na posisyon upang makagawa ng ilang mga plano sa hinaharap. Ang mga impluwensyang celestial ay lumikha ng potensyal para sa isang kapansin-pansing pagbabago ng mga kaganapan, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang talagang gumawa ng ilang makapangyarihang mga pagbabago. Suriin ang iyong mga hakbang, isipin ang iyong mga aksyon, at iwasan ang maling landas. Magagawa ito ng mga naisip mo tungkol sa paglalakbay. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon. Huwag tanggihan ang tulong ng isang mas marunong na kasamahan. Ang iyong mga emosyon ay maaaring pumihil sa iyo na maunawaan ng tama ang mga pag-uusap. Ang enerhiya ng planeta ngayon ay maaaring isang mapagpasyang salik sa paraan ng iyong pag-unawa sa mga sitwasyon, kaya huwag gumawa ng anumang mga paghatol sa oras na ito, sa halip maghintay ng ilang sandali hanggang sa makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Ang pag-upo at pag-asa sa iyong mga lumang standby ay haantong sa iyong pagbagsak. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. May mga papasok na balita na may potensyal na baguhin ang iyong buhay ng husto. Tawagan ang iyong mga kapitbahay upang bantayan ang iyong tahanan kung plano mong maglakbay ng mas matagal. Binibigyan ka ng mga bituin ng kumpiyansa na gumawa ng mas malalaking plano sa hinaharap. Ang tagumpay sa pananalapi ay malapit na. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat. Hindi ka dapat nangunguna sa mga pangyayari kung nais mong makasama ka ng kaunlaran. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Maging magalang, kaakit-akit at huwag palampasin ang pagkakataong ipakita ang iyong katalinuhan. Alam mo kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ayaw mong isipin ito. Huwag magmadali at isipin muli ang iyong mga intensyon at plano. Magtiwala na maaari kang kumita ng pera sa paggawa ng isang bagay na gusto mo. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Magkakaroon ka ng pagkakataong idagdag ang kinakailangang pagbabago sa iyong buhay. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugro sa halip na pasasalamat. Maglagay ng higit na pag-iisip sa iyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkabigo. Ikaw ay isang henyo, syempre. Kaya lang hindi pa masyadong nahuhuli ng iba. Lahat ng bagay na natatangi at individual ay maaaring makaakit sa iyo ngayon, lalo na kung nauugnay ang mga ito sa iyong pera. At dahil ang aktibidad ay nasa iyong bahay ng mga grupo at politika, talagang oras na para sabihin ang tungkol sa kasalukuyan mong ginagawa para kumita ng pera, pati na rin ang mga bagay na gusto mong gawin sa hinaharap. Ang labanan sa kapangyarihan na nagsimula kahapon ay magpapatuloy sa buong araw ngayon. Menindagan para sa iyong sarili, at matugunan ang iyong mga pangangailangan, lucky number, 2. Lucky color, sky blue.
Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat, habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.